Naapektuhan yung ingay ng motor mo, sir. Ang langis na lang, konti na lang. Delikado. Baka hanggang lining lang ikot ng langis mo. Dapat mga 1,500 o 2,000? Sa 1,500, hindi pa makapunta 1,500. Hindi pa 1,500? Kasi ano to, monitor naman natin yung 1,500. Oo. Ang bilis na naubos ng ano? Huwag kang magdamit ng ganang langis. Ano ginamit mong langis? Bebo. Huwag kang galit, Kawasaki lang. Kawasaki kasi yan talaga sa akin gamit, Kawasaki. Bebo. Naubusan ka langis, putragisa ka to. Kahit nung pagsilip, pagdamo dito sa inyo, hindi nyo ginamit kong langis. Bebo din, di ba? Kunti lang din yung siya. Pero hindi pa siya mabot ng 1.5. Pero maraming langis. Pero yung langis na ginamit mo, parang hindi ko kilala ang langis yan eh. Ay, ano daw yun? Ay, tawag dito? German na window? Oo, di siya pwede dito. Hindi na. Oh, pero ito ba? Kasi wala pa. Naubos oh. Monitor to eh. Ngayon kasi Napiktuhan sa langis yun, sir. Gawin mo ito. Timing lang to lahat, tol. Pagkatapos timing dyan, titingnan mo lang kung may tama, palitan mo lang yan. Tapos tune up na lang. Sana umukis yan, nakuhan. Palitan natin langis bago. Pag mayroon tayong mayroon ka maramdaman makalipas ang araw, yung wrong rod niya, yung connecting rod, apektado. Walang langis, mga kapawis. O mayroon man, kunti lang. Kailangan talaga na alaga lang talaga sa langis. A few moments later. So yung natuyuan ng langis, mga kapawis, kunti na lang yung langis. Ngayon, ito na siya. Hindi na lang inano, inayos lang nilagyan ng langis. Okay pa, buti na agapan agad. Kunti na lang langis eh. Ayun. Huwag lang umusok kasi pag umusok yan. May konting tunog siya. Dahil nga nakatok yung makina eh. Pero okay pa, hindi pa naapektuhan yung connecting rod. Hirap kasi gumamit ng ibang langis kung natuyuan. Ang iyong palabaka bro, astig ka talaga sa kapro. Hindi ka mapapahiya, kapro. Sulido ang mga gawa.